So ayun mga kausap, mabibenta na tong ano, itong B40 natin na Gen 2. Gen 1. Ba't ko nga ba ibibenta to? Kasi meron tayong bagong project ngayon, Ad Resort. So need to sacrifice another car para sa bagong project. So ito 'yon. So ayusin natin 'to, lilinisin natin kasi ever since na nakuha ko 'yung makina, hindi ko pa nalilinis ito. Lalo na wala tayong air filter dito. Tapos linisin natin dito. Tapos itong FICD sa IACB. Linisin natin 'yan. At tapos ito, tingnan ko kung mabubuksan ko 'to. Siguro mo kailangan na mag-reseal ng ano, mag-reseal ng valve cover gasket. Ayan. Walang tayo ng mga tools. Tapos pag natanggal ko siya, video natin, pakita ko sa inyo. Okay. So yun, natanggalan muna natin itong ano, air intake tube. Tinanggal natin. Nandun yung mask. Ito muna yung lilinisin natin. Ito yung malagkit eh. Ingay ah. Ayun oh. Dumi sa loob. Pag bumukas yung throttle, ayun siya. Yun ang lilinisin natin. Gagamit tayo nitong Hardex Automotive Performance Carburetor and Choke Cleaner. Ever since ito yung ginagamit ko, Hardex. Effective siya. Mabilis siya makatanggal ng mga carbon sa intake tube. Yun. Salamat, Hardex. Yan, madalas namin ginagamit sa JL Racing. Kami ni Boss Joan. Yan, salamat, Hardex. Ito. Ito gagamitin natin. Hardex. Shucks, grabe. Grabe din eh. Grabe dumi oh. Kita niyo yan. Grabe dumi. Panasa natin ang ano. Ito malinis na. Malinis na basahan. Ngayon hindi na siya malinis na basahan. Grabe dumi. Grabe, tanggalin ang Hardex oh. Ito din yung gagamitin natin mamaya doon sa ICV, doon sa FICD na ano, na valve. Sulit din to eh, itong ano, carburetor and choke cleaner ng Hardex. Sulit. Mamaya, medyo mahirapan ito mag-start kasi mayroong carb cleaner doon sa loob ng intake manifold. Eh, grabe, dumi pa. Para tayo nagtutuloy ng ano eh. Parang tutuloy ng kalaro mo nung bata pa kayo, diba? Tapos balik na lang natin. Yung pagbaklas kabit ng mga bagay-bagay, kaya niya na yan. Hindi ko na kailangan palaiwanag sa inyo, malaki na kayo. Alright. So next, ito. Medyo ingatan niyo lang itong MAF sensor. Hagipan lang natin ng konting carb cleaner. Napaka prone sa sira ng filament. Yung parang ano, basta yun, yung parang alambre sa MAF sensor. Medyo ingatan nyo lang yan. Tatanggal natin ha. Ano ba tay? Lagyan nyo ng gulo! Sabi ng ingatan eh. Halimaw ka talaga hero no. Yun. Hindi ko na napakita sa inyo. Ayan. Lilinisin lang ng konti yung ano, filament doon sa loob. Ha? Ayan. Tanggalin natin ulit. Tanggalin natin saglit. Yun. Ay, kita nyo parang mayroong, hindi kasi makita eh, pero may parang filament sa loob yan. Hagipan nyo lang ng konti. Para lang luminis. Medyo madugo presyo nito pag nasira. Kaya, ingatan nyo yan. Ariko! Ariko! Sabi yung dumi oh. Ngayon, pinakamahirap na part. Ito, medyo maraming tatanggalin. Pero kaya yan. Yaka yan. Bago ang lahat, alam nyo maliban ho sa pagkukotse ay mahilig din po ako magkape. Alam nyo yan, marami sa inyong car enthusiast na mahilig magkape. Kaya itong i-share ko sa inyo ay tiyak ko magugustuhan nyo. Lalo na sa akin na hindi lang mahilig sa kape. Recently, dahil nga ngayon panahon ng pandemic ay naging health conscious po ako. Kaya hindi ho ako basta-basta nagkakape ng mga basic na 3-in-1. Basic yun. Yun. So, ito yung share ko sa inyo, ang Ultra Green Coffee. Ito yung, mayroon silang apat na flavor pa eh. Ipo-post ko ito. Tignan nyo.
Doon sa apat na yun, ito yung pinaka nagustuhan ko, tong Ultra Green Coffee na Jamocha. Galing yan sa Ultra Green Coffee San Juan. Check nyo ang kanilang FB or ang kanilang Instagram page, Ultra Green Coffee San Juan and Ultra Green Coffee USA. Pinadala nila sa akin, no? Ultra Green Coffee, the world's healthiest coffee. Tingnan natin to kung ano yung pinadala sa atin nila. Wow. Tingnan natin to kung kanilang pinadala. Uy! Juice pala to, hindi lang to coffee. Mahilig din ako mag-juice. Honey? Salamat, Ultra Green Coffee. So yun, tanggalin niyo tong hose na papunta dito sa PCB. Clamp lang naman. This is for SR20DE na roller rocker. Yun, applicable din naman yung gagawin natin dito sa para sa mga ECCS. Tapos, ayan, ilag nyo lang to yung throttle cable. Basta ibalik nyo lang, alam nyo kung paano ibalik. Alam nyo para tanggalin, alam nyo paano ibalik ha. Yun, nasa. Ayan, loob na sila. Bawagal na yung tatlong 10mm na screw. Huwag niyang magkari tanggalin. Tanggalin nyo muna itong ano, plug na AC bag. Okay. Tapos itong sa FICD. Okay, tanggal. Tapos bago nyo tanggalin yan, kailangan luwagan nyo na itong FICD. Kasi mahirapan kayong luwagan yan pag nakatanggal na itong tatlo. Yun. So, palawag na siya. Ayikot na. Ewan ko kung makita mo sa camera. Pero, tanggalin natin yung 10mm na screw muna sa ilalim. DIY muna tayo kasi si Boss Joan busy doon sa shop. May mga ginagawa rin siya. Saka, ano ba yun? Siyempre, address sort natin nandun pa tayo. Si Stopwin pa natin. Tayo na muna. DIY muna. Shout out si Boss Joan. Ayun. May hose pa doon sa ilalim. Ayun, kasi may hose na nakakabit dito. Ayun, yung tinanggal natin sa ilalim. Medyo challenging kabit yung ganito. Ah. Pero kaya yan. So yun, natanggal na natin yung AAC valve sa kay FICD. Tanggal na natin. So ito yung matitira doon sa ano, sa pinagkakabitan nila. Ito mo, puro carbon. Puro carbon. Spray na lang din natin yan. Labing dumi yung. Tapos punasan lang natin para tayo nagtututuli. Yun. Okay na yan. So yun, pinaka-importante sa lahat, meron kayong lalagyan, tray, para doon sa maliliit na parts pag kinalas-kalas natin. Kasi meron yung spring na maliit, mga tornillo maliit, kailangan ma-secure niya. Pag yun nawala, yari. Tandahan, kasi may spring yan. Ayan. May washer din na maliit. Yun. Tandahan yan. So, yun o, spring. Huwag nyo iwawala yung spring. Yari tayo dyan. Kailangan gagamitin nyo dito sakong-saktong Phillips. Kasi pag di sakto, bibilog yung tornillo. Yun. Yun o, grabe yung dumi o. Diba? Kasi tiyatamad gumalaw yan o. Tapos kumilos dahil punong-puno na ng carbon. Itong tigas na nga. Yun, gabalaw na siya. Kailangan linisin. Ito yung spring sa loob. Yun, yung spring sa loob mo. Malagkit na siya, puro na siya dumi. So, lilinisin natin siya. Yun. Gamitan natin siya ng Hardex. Grabe yung dumi, kita niya niya. Grabe. Ayan, ganyan lang.
dumi. Sabi, nakita yung dumi. Tulog. Sabi. Itong idle screw, yun nga, kung ganong kadami ikot natin siya tinanggal, ganun din natin siya ibabalik. So, bilangin natin po ilang ikot. Ingatan nyo lang kasi meron niyang o-ring na maaaring madurog pag napuwersa. Diba? Tatlo? Diba? Ito. Walo. Tampo. Okay, tampo. Ayan, ang dumi ng idle screw. So, lilinisin din natin. Ganun din. Pero, dumi. Pa rin. Parang sa rin gabitin natin. Ito lang. Medyo spray na lang natin konti. Ito na yan. Magalaw naman. Yeah. Ito. Wala. Ito actually kahit punasan nyo na lang to. Ito yung sa FICD. Everything okay na. Except for this one. Ito. Ito malakit to. Naminikit siya. Ito gamit tayo ng cotton pads. Grabe, dumi yun. Yun. Dumi yun. Kasi. Ay, please. Hindi ko yan eh. Baka mayroon pa. Grabe, dumi yun. Yun lang. Yun lang. Kasi hindi siya nagkaroon ng movement pag masyado siya marumi. Nakabol po. Kung hindi nang budi dito po sa doon. Grabe, dumi. Grabe, kadiri. Malinis na siya. Malaga gumagalaw na to. Oh. Gumagalaw na siya na mag-base. Kanina lagkit eh. Yun. Assembly na natin ulit. Kung parang tinanggal, ganun pa rin ang gagawin pag-assemble. So, yun. Buo na siya. Yan. Assemble na. Binalik natin ito muna. Doon sa kung anong dating dami ng ikot niya. Doon muna natin sinet ulit. Binalik. Higpitan na ulit natin itong mga tornilyo na to. Ito, higpitan natin to pagdating doon sa makina para mas may pwersa at higpit. Yun. Let's go. Balikin lang natin to. Tapos pahiran lang natin ng konting ano, beta grade dito. Pahiran natin ng konting beta grade dito. Alang yung motor yan ang ingay. Pahiran lang natin ng konting beta grade dito. Manipis lang. Para lang masil lang konti. Matagal ko nang ginagamit tong Hardex beta grade. Okay. Maraming salamat Hardex Beta Gray. Lagi natin ginagamit yan dito sa JL Racing saka sa DIY ko rin dito sa sariling bahay. Yan. Lagyan natin konti lang. Maganda dito sa Hardex. Sa experience ko akong para sa ibang gasket maker. Tigas niya. Hardex talaga. Tigas nito. Parang kulangot. Saan natin papayag ito? Balik muna natin ito. Itong hose. Hindi pa siya masyadong pasok. Ayun. Ayos. Ayun. Tapos kabit natin yung tornilyo. Eh sana ikabit na natin lahat. Take note, ito. Saka to, saka yung tornilyo sa baba, itong 10mm. Huwag nyo naman gamitan ng power tools na parang mapuputol na yung tornilyo. Kasi pag yan naputol, yari tayo. Kasi babao niya, may iwan yan dito. Yung kaputol niyan. So, ingat-ingat lang. Tamang ano lang, tamang higpit lang. Okay, start natin after natin linisin yung MAF sensor, yung throttle niya, MAF sensor, saka yung IACB. Yun. Dininis lang natin. Binalik lang natin sa dating setting yung IACB. Okay. 1 year na siyang dinalinis. Ever since ako kay makina. So ngayon, linis natin first time. Let's go. So wala pa. Ayun pa mag-start kasi.
Puro carb cleaner pa yung laman ng intake intake manifold. Yun. Isa pa. Yun. Mataas yung RPM bagya dahil nagpapainit siya ng makina. Alright. Hopefully, bukas sa aircon. Bukas tayo aircon? Pwede na yan. Grabe, bukas sa aircon, Pag-engage, hindi nagbago yung idling. So, napakabay talaga ng idling nito. Sobra. Pati cold start nito sa umaga. Naka 1,400 RPM. Tapos, bababaan lang siya pag mainit na siya. Sobrang bait ng makina. Mamimiss ko tong kotse na to. Mamimiss ko tong makina na to. Mamimiss ko tong part to ng Project B14 ko. Itong makina na to. Lagi lang kayong mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Hit nyo yung notification bell para ma-update kayo pag in-upload ko na yung mga bagong videos. Okay? Maraming salamat. Peace!